Mga kwentong pambata. Ang Salbaheng Genie. Isang araw sa malayong-malayong kaharian, may nakatirang isang matipuno at matapang na prinsipe. Pero hindi ito ang kahariang yun. Ito ang palasyo ng aking Panginoon, si Aladdin 15. Mamamatay na ako, Genie. Naubos ko na ang lahat ng aking kahilingan, ngunit nabuhay ako ng marangya. At ngayon, dumating na ang aking oras. Salamat sa iyo sa hindi mo pag-iwan sa akin. Yun ay dahil itinago mo ang aking lampara. Sige, Genie. Pinapalayan na kita, Genie. Ngunit, Panginoon, saan ako pupunta kung wala ang aking lampara? Di magbakasyon ka. Libutin mo ang buong mundo. Mabuhay ka para sa sarili mo. At pagkatapos, sa pagbalik mo, ang iyong lampara ay naghihintay na sa iyo rito. Pero... Sige na, Genie. Alis na. Hindi! Panginoon! Ano ba? Buhay pa ako? Loko-loko ka talaga. Oh? Sa maaraw na hapong iyon, lumabas ako ng palasyo. Hindi ko alam ang aking kapalaran. Hindi ako sigurado kung saan ako pupunta. Sa Hawaii ba o sa Goa? Pero, nagdesisyon na akong pumunta sa Hawaii dahil ang pangalan na ito ay mas maraming letra. Nako, kung alam ko lang kung gaano katindi ang mga kaganapang naghihintay sa akin dito. At nako, napakaganda talaga ng lugar na ito. Maligayang pagdating sa Hula Po Beach, Hawaii, sir. Gusto niyo po ba ng maiinom? Ngayoy, para pang nakatira ako sa loob ng isang lampara sa buong panahong ito. Na, totoo naman talaga. Sir? Oh, paumanhin sa iyo. Sa iyong pahintulot, madam, pwede mo ba akong bigyan ng pinakamasarap ninyong inumin? Ito'y isang malayang bansa, sir. Pwede niyong hilingin kahit anong gusto ninyo. At dito ko na pagtantong lahat. Hindi na pala ako isang utusan. Ako ay isa ng malayang tao. Ako ay genie at tao. Isang genie, isang tao. Kahit ano pa ito, malaya na ako. Malaya na ako! Ito na po ang inyong ika-234th na baso ng Coconut Exotica. Ah, the best ka talaga. Dalhan mo lang ako ng dalhan, pwede? Sige, sir. Talagang napakasaya nito. Sa buong buhay ko ay kumukuha ako ng mga utos at ngayon ako naman ang naguutos sa iba? Teka, ano ba yun? Sumasayaw sila. Ipapakita ko sa inyong lahat kung paano ba ang totoong sayaw. Paumanhin, ako naman. Oopsie! Ngunit hindi ako susuko. Hello, ito ang bakasyon ko. At ako ay malaya na. Oh! Salamat naman! Ah! Oopsie! Kaya ko rin yan, no? Sa katunayan, mas magaling pa. Oo, sa panaginip mo lang yan. Diyan ka lang at manood ka. Woohoo! Talaga, bro? Gusto mong nakaway ng pagkain ko? Oopsie! Mami, tingnan nyo! Napakaganda ng buwan ngayon! Oo, tama ka, honey. Sana, mas malaki ito! Huwag ka mag-alala. Mami, mami! Tingnan mo! Natupad ang hiling ko! Masaya akong tumulong, bata. Siya nga pala, ang buwan ay mas magandang tignan kung ito ay malapit. Bakit kailangan na sobrang layo nito sa atin? Ano nangyayari? Wow! Oh, hindi! Ang gravity ng buwan ng sanhi ng napakalaking pagtaas ng tubig! Ano? Anong nagawa ko? Hey, mga kibab ko! Oopsie!
Gusto kitang bakawalan, pero hindi ko kaya. Ako rin? Bakit ba napakahirap nito? Oh, hindi. Hindi sila makaalis. Huwag kayong matakot hanggat nandito si Genie. Ay, mabuti na lang talaga. Ako ay... Marahil hindi ako nababagay rito. Sinusubukan kong gawin na tulungan ang mga tao, pero nasasaktan ko lang sila. Kalimutan ng mga tao, nagawa ko rin ang masaktan ng isang dolphin. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Para bang basang-basa ang medyas ko. Nagdesisyon na akong tama na ito. Nagdesisyon na ako na bumalik na sa aking Panginoon. Hanggang sa nakita ko siya. Tingnan mo, ang prinsesa ng Hawaii, si Prinsesa Eliza. Prinsesa Eliza. Love at first sight nga ito. Ito yung pakiramdam na hindi ko pa nararamdaman noon. Para bang natuyo na ang medyas ko. Na mga oras na yon, sa tingin ko ay siya na ang aking kapalaran. Ang kalawakan ay dinala ako rito sa Hawaii dahil sa kanya. Nagdesisyon ako na lumakad papunta sa kanya at pahangain siya sa aking ngalindog. Pero pagkatapos... Siya si Prinsipe Alton ng Oldland. Oo, magpapakasal na raw sila sa susunod na buwan. Sa tingin ko, hindi. Nakita mo, ang pag-ibig ay pwede kang pasayahin o pwede kang sirain. Ang problema ay, hindi ako isang tao, isa akong genie. At oras na para hindi ko hayaan ang mga tao ang magpasya ng kapalaran ko. Nagdesisyon na ako na gagawin kong lahat para mapasa akin si Princess Eliza, anumang mangyari. Ah! Oh, hindi! Excuse me. Alton? Ah! Alton! Oh, Diyos ko! Pakiusap, talungan niyo siya! Ito ay isang laruan lang. Alam mo, naisip ko talaga nagagana ito. Ako'y talagang loko-loko. Hoy! Nasaan si Prinsesa ngayon? Hindi ko siya nakita rito. Nako, si Prinsipe Alton ay may sakit. Inaalagaan niya ito. Oh! Bakit niya ito inaalagaan? Naisip ko, kahit nakita niya na ang kapalpakan nito? Oh, mahal ko! Nandito ako para sa'yo ngayon at magpakailanman. Pakiusap, magpagaling ka! At na mga oras na yon, naisip ko kung gaano ako kamali. Mahal ko si Eliza. Totoo yun. Pero may mahal na siyang iba. Pinapangarap niya na makasama ito. At bilang isang genie, tungkulin kong respetuhin ang kahilingan ng mga tao. Ito na ang panahon para ilibing na ang salbahing genie sa loob ko. Alton! Walang kabuluhan. Ang anak ko ay ikakasal lamang sa prinsesa upang ang Hawaii ay mapasa amin. Hindi niya ito mahal. Nako, mabuti naman. Kasi inayos ko na ang pagpupulong niya sa isang mayamang negosyante na gustong mamuhunan sa kanyang ideya ng bagong Hawaii. Oh, hindi. Aladdin, si Alton ay napakasama. Ganon din ang kanyang ama.
tutulungan ko si Eliza bago pa mahuli ang lahat. Tatayo ba ang totoong salbahing genie? Oo naman! Hello, sire. Ako po ang inyong driver. Ikaw ay nahuli. Paumanhin, sire. Sobrang traffic po kasi. Dalin mo ako sa palasyo ngayon din. Sige po, dadalin ko kayo, Ginoong negosyante. Pero hindi sa palasyo. Ang plano ay napakasimple. Ang negosyante ay makikita si Olton. Iyon nga lang, ang negosyante ay magiging ako. Maligayang pagdating dito. Sana ang iyong paglalakbay ay naging maayos. Oo naman. Salamat sa paglalaan ng oras para sa pulong na ito. Samantala, sigurado ako na naririnig ni Prinsesa Eliza ang aming pag-uusap. Kamahalan, ang prinsipe ay hinihiling na makita kayo sa birding salid. Sige. Nasaan na siya? Ibig mong sabihin, hindi pala ito alam ng prinsesa? Hindi. Pero hindi ito magiging problema. Oras na maikasal kami, mapapasa akin ang Hawaii at siya ay wala nang masasabi tungkol dito. Magpapakasal ka sa prinsesa para lang sa kanyang kayamanan. Gusto kita. Katulad lang din kita. Pero mag-iingat ka. Kapag nakakutob siya sa mga kinikilos mo. Ah, huwag kang mag-alala rito. Wala siyang muwang. Hindi niya ako pagdududahan. Olton? Eliza! Mahal ko! Ano pala ang ginagawa mo rito? Narinig ko ang lahat. Ano ba yung sinasabi mo? Iiwan ko na kayong dalawa rito na magkasama. Hindi ako makapaniwala! Hindi! Huwag mo! Kaya, yun na nga. Hindi na magpapakasal si Prinsesa Eliza at si Olton at ang kanyang ama ay pinaalis na mula sa Hawaii. Pinalaya ko na ang negosyante. Kawawang nila lang. Walang ideya kung ano ang nangyari. At ako naman, siguro naisip kong aminin kay Prinsesa Eliza ang aking nararamdaman. Pero ano pang silbi nito? Isa akong genie. Hindi ako titira rito. Magpapatuloy na ako. Oh, ang bakasyon ko ay hindi pa natatapos. Magkita tayong lahat sa susunod kong destinasyon. Hanggang sa muli! Gaano katagal na ba akong... Oopsie!